Magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Kamusta po sa inyo? Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng kwentong padala ng ating tagapakinig. Kung bago ka lang dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. Magsimula na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kwento po ito ng lolo at lola ko nung bagong kasal pa lamang sila. Si Lolo ay inampon ng matandang mag-asawa na Inchik na dito naninirahan sa Pilipinas noon. Kaya nung nawala na ang mga ito, kay Lolo na ipamana ang mga ari-arian nila. 20 taong gulang pa lang si Lolo nung mawala ang mga ito. Yun din ang dahilan kung bakit Tan ang aming apelyido. Kahit wala naman kaming lahing Inchik. 23 years old si Lolo nung pakasalan niya ang lola ko. Mga taong 1960s pa ito. Kaya pareho na rin silang pumanaw ngayon. Pero sila mismo ang nagkwento sa amin ng karanasan nilang ito. Nga pala, sa isang bayan sa Central Visayas nangyari ito. Di ko naman na siguro kailangang banggitin pa. Ipinagbubuntis daw ni Lola ang papa ko noon. Si papa kasi ang panganay. Bale, ayon pa kay Lola, mga 3 buwan pa lang daw ang ipinagbubuntis niya ng mga panahong ito. May inasikaso daw sila noon na isa sa mga negosyong naiwan ng mga Inchik na umampon kay Lolo. Bale, bumiyahe sila ng mga ilang oras papunta doon dahil nga may kalayuan. Sumama naman si Lola kasi may sarili naman silang sasakyan. Malayo-layo ang biyahe pero masaya naman daw, lalo pat siyempre kapag bagong kasal ay hanggat maaari ay gusto niyong magkasama kayo palagi. Pero dahil sa haba ng biyahe, nakatulog daw si Lola. Nagising na lang siya nung nagpagas sila sa isang gasoline station. Sa may unahan lang daw halos ng gasoline station na yon, tanaw ni Lola ang isang ginang na bumili ng mangga sa isang tindahan. Kaya nung tapos na silang magpagas, sinabihan ni Lola ang lolo ko na tumigil muna doon sa may tindahan para sana bumili rin ng mangga, lalo pat alam niyo naman kapag buntis, maraming gustong kainin. Nung lumapit na sila sa tindahan, si Lola daw mismong lumabas ng sasakyan para bumili. Pero nagkataon pang yung binili pala ng ginang na nakita ni Lola, yung huling 1 kilo na lang. Kaya syempre nalungkot daw ang lola ko. Pero nung nakita daw ng aling bantay ng tindahan na buntis ang lola ko, parang nagbago daw ang trato nun kay Lola. At nag-offer pa ito na hanapan si Lola ng mangga. Ang sabi pa daw ng ali, dadaan din ba kayo dito pabalik? Kasi kung oo, pwede namang ipag-utos ko sa asawa ko na manguha siya ng mangga doon sa pinagkukunan namin. Buntis ka, hindi ba? Wika pa daw nito sabay tingin sa tiyan ng lola ko. Opo, 3 buwan na. At mahilig po talaga ako sa mangga eh. Pero baka gabihin na po kami sa pag-uwi namin mamaya. Sagot naman daw ng lola ko. Ngumiti daw ang ali. Mas mabuti nga kung gabi. Wika pa daw nito. Anong sabi mo? Bakit naman mas mabuti? Nalilitong tanong daw ng lola pero ang sagot daw ng ali ay dahil bukas naman sila hanggang gabi. Dahil nahiya si Lola, ginawa na lang niyang 3 kilo ang bibili niya. At syempre binayaran na niya agad at hindi na kinuha ang sukli. Nag-uusap pa daw sila nung ali nung biglang lumabas na si Lolo ng kotse nito. At agad niyang niyaya ang lola ko na umalis na sila.
Nagulat daw si Lola sa inasal ng lolo ko. Kaya nagtanong ito nung nasa loob na sila ng sasakyan. Ang sabi naman daw ng lolo, napansin daw kasi nitong tingin ng tingin ng Alice sa siya ng lola ko. At doon daw sa loob ng tindahan, may isa pang matandang lalaki na sumisilip-silip din at ang tingin daw nito sa tiyan ng lola ko ay talaga namang kakaiba. Animoy, takam na takam. Kahit kasi lumaki sa mga inchik, pinay naman ang yaya ng lolo ko. Alam din niya ang mga kwento-kwento patungkol sa mga aswang. Lalo na nung mga panahong ito. Pero dahil mukhang mabait naman ay sinabi ni Lola na baka masyado lang nag-iisip si Lolo. Kaya't hinayaan na lang ni Lolo at pumayag itong dadaanan nila doon sa tindahan sa pagbalik nila. Lalo pa at nabayaran na rin at alam niyang gustong gusto talaga ni Lola ng mangga. Tulad ng inaasahan ay naging abala si Lolo sa inasikaso nila. At dahil maraming dapat pag-usapan ay natagalan nga sila doon. Mga alas 8 na ng gabi ay hindi pa sila nakakaalis doon. Ang sabi pa ni Lola, mga mag-alas 9 na nung nakaalis sila at agad silang dumiretso pa uwi. Dahil pagod na pagod, muntik pang malagpasan ni Lolo ang tindahan na dapat pagkukunan nila ng mangga na napag-usapan nga nila na babalikan nila. Kung hindi pa nila nakita ang gasolinahan ay hindi pa nila maaalala. Tulad nga ng sabi ng Ali, bukas pa ang tindahan. At nung nagtawag si Lolo ay lumabas ang isang matandang lalaki na kanina ay nakita ni Lolo na pasilip-silip sa loob ng tindahan. Agad nitong ibinigay ang mangga na napag-usapan. Gabing-gabi na, wika pa daw nito. Habang tumitingin-tingin sa sasakyan kasi ang lolo ko na ang kumuha ng mangga. Oo nga po medyo ginabi na talaga. Sige po, mauuna na kami. Sagot pa daw ng lolo ko. Mag-iingat kayo sa daan ha, lalo pa at walang masyadong kabahayan dito. Buntis pa naman yung asawa mo. Pahabol pa daw ng matanda. Pagkatapos nun ay nagmadali namang tumuloy ang lola at lolo ko. Tuwang-tuwa pa daw si Lola sa mangga na nabili nila at excited na itong makauwi para matikman yon. Nung umandar na ang sasakyan, nang kapagtatakang lumabas pa daw ang matandang lalaki at tinitignan sila habang papalayo. Nakita yon ang lola ko sa side mirror ng sasakyan. Ang weirdo naman ang matandang yon. Sa isip pa daw ng lola ko. Pagkalagpas daw kasi ng gasoline station at ng maliit na sari-sari store na yon ay isang mahabang palayan lang ang makikita mo at wala nang masyadong bahay. Yung tipong kapag dumaan ka doon ng mag-isa ay talagang kikilabutan ka. Lalo pa siguro kung nakamotor ka lang. Sa buong biyahe ay nakabukas lang ang bintana ng kotse dahil medyo nahihilo daw ang lola ko kapag nakasara ang bintana. Mahina lang din ang patakbo ng lolo ko, syempre nag-iingat din. Lalo pa at sa kanya ang asawa niya at ang magiging anak nila. Hindi pa man sila nakakalayo talaga ay nakarinig sila lola ng mga alulong ng aso. Yung tipong kapag narinig mo, magsisitayuan talaga ang balahibo mo sa katawan. Naririnig nila yon mula sa hindi kalayuan. Hindi raw umiimik si Lolo noon, sabi ng lola ko. Na alam daw niyang malakas na ang kutob nitong parang iba na ang nangyayari. Maya-maya pa, may napansin si Lolo sa side mirror ng kotse niya na may napakalaking aso na sumusunod sa kanila. Nung nilingon daw yun ni Lolo ay
Sobrang nakakapagtaka daw ang laki nun. Kulay itim pa. At nagre-reflect daw ang liwanag ng buwan sa mapupulang mata ng aso na yon. Sinubukang bilisan ni Lolo ang pagmamaneho pero imbis na maiwan ay mas lalo pa nga daw nakahabol ang aso. Akala nila ay isa lang pero nung muling lingunin yon ng lola ko naman, may isa pang sumulpot mula sa palayan. Naglalaway daw ang mga yon at hindi na daw napigilan ng lola ko ang sumigaw. Dinig din daw nila lolo ang pagkalmot na ginagawa nila sa gilid ng sasakyan na parang gustong gusto ng mga yon na makapasok. Maya-maya pa, walang kahirap-hirap na tumalon sa itaas ng bubong ng kotse ang isa sa malaking aso. Pero nung dumaan daw sila sa medyo pakurbang daan, mabilis na pinihit ni Lolo ang manibela sabay tapak ng preno. Dahilan upang mahulog yung malaking aso na nasa bubong. Buong akala nila Lolo ay yun na ang katapusan nila. Pero muli niyang binilisan ang patakbo hanggang sa makalagpas sila sa may arko ng barangay na yon, kung saan sa unahan nun ay may mga pamamahay na rin. Ang nakakapagtaka daw, tumigil ang mga aso doon lamang sa may arko, na parang wala na itong balak na maghabol pa. Nililingon pa rin ng lola ko ang dalawang malalaking aso. At kitang-kita daw mismo ng mga mata niya kung paanong dahan-dahang nagpalit yon ng anyo mula sa pagiging aso hanggang sa pagiging anyong tao. Gulat na gulat si Lola nang makita niyang ang isa sa mga yon ay babae. At base daw sa tindig nito, kahawig na kahawig noon ang ale sa tindahan kanina lang. Na kahit malayo na sila ay halata pa rin daw talaga. Nakatayo lang daw ang dalawa sa may arko hanggang sa malayong malayo na sila Lola, na hindi na niya makita pa ang nandoon. Pagdating nila sa bahay nila, agad daw nagtaka ang kapitbahay nila dahil iyak ng iyak ang lola ko. Nagulat din ang kapitbahay nila nang makita nito ang mga kalmot sa kotse nila Lolo. Halatang hindi lang aso ang may gawa nun, kaya naniwala din ang mga ito na aswang ang humabol kila Lolo. Agad na ikwinento ni Lola ang nangyari. At nung mabanggit niya ang tungkol sa binili nilang mangga, nagtanong ang kapitbahay kung nakakain na ba si Lola. Laking pasalamat daw ng kapitbahay nilang yon nang malaman niyang hindi pa. Kinuha niya ang mga mangga dahil hindi daw dapat kumain si Lola ng kahit isa sa mga yon. Binalot niya yon ng telang itim. Iniwan sa labas ng pinto nila Lolo. At ang sabi nito ay siya na raw ang bahala. Ang sabi ng lolo ko noon, dinasalan daw niya yon dahil yung kapitbahay daw pala nilang yon ay mula pa sa secure at may kaalaman din sa mga ganoong bagay. Sinabi pa daw nito na kinaumagahan na lang tignan ulit yon. Kinaumagahan nga, agad na tinignan ni Lolo ang mga manggang binalot ng tela. At laking gulat nila nung makitang nabubulok na ang mga yon. At napakarami ng uod. Kung nakain daw yon ng Lola ay malamang baka hindi na naipanganak si Papa. Hanggang dito na lamang po. Salamat.